Magandang araw mga bata, kamusta kayo? Ngayon, tayo ay magsisimula na naman sa isang bagong lesson. Ang tawag dito ay ang kwento ng aking lalawigan at rehiyon. Tara, tayo ay magsimula! Naniniwala ka ba na mahalaga ang mga maliliit na detalye sa iyong buhay? Kagaya ng, alam mo ba ang iyong buong pangalan? O kaya naman ang iyong kaarawan? O kaya ang itsura? Naalala niyo pa ba kung ano ang itsura niya simula nung maliit ka hanggang ngayon na ika'y lumaki? Ang iyong timbang o weight? Ikaw ba ay bumigat? Ikaw ba ay gumaan? Ano ba ang weight mo ngayon? At ano-ano ang magagandang karanasan mo noong bata ka? Naalala mo pa ang mga ito? Sige nga, pakishare sa inyong classmates. Mahalaga ang mga sagot na ibinigay mo sa mga tanong dahil ang mga ito ay nagsasabi ng iyong kwento. Katulad ng sa tao, mahalaga rin ang mga detalyeng ito sa isang lugar tulad ng sa lalawigan o rehiyon. Mahalagang alam ng mga mamamayan ang kwento ng kani-kanilang lugar. Dahil ang kasaysayan ay nakapagtuturo ng mahalagang aral at nakagagabay sa paggawa ng mabubuting desisyon sa hinaharap. Pag-uusapan natin ang kwento ng Visayas, ang kwento ng Mindanao at magsimula tayo sa kwento ng Luzon. Ang kwento ng isang lalawigan mula sa Luzon ay ang lalawigan ng Isabela. Isa ito sa limang lalawigan na Rehiyon 2 na tinatawag ding Lambak ng Cagayan. Ang lokasyon ng rehiyon na ito ay nasa hilagang silangang bahagi ng Luzon. Ito ay pinakamalawak na lalawigan sa buong bansa, kasunod ng Palawan. Mayroon itong 3 lungsod, 34 na bayan at 1,055 na barangay. At ang lalawigan ito ay nagsimula sa pangalan kay Reyna Isabela II. Ang pangalan ng lalawigan ng Isabela ay nagsimula sa isang reyna. Noong unay bahagi lang ng mga lalawigan ng Cagayan at Nueva Vizcaya ay nagkaroon ng isang magandang pagbabago. Ito ay nangyari noong Mayo 1, 1856. Alinsunod sa isang royal decree, ang lalawigan ng Isabela ay naging isabganap na lalawigan at hindi na bahagi lang ng dalawang kalapit na lalawigan. Ang pangalang Isabela ay nagmula sa pangalan ni Reyna Isabela II ng Espanya. Isununod sa pangalan ng reyna ang pangalan ng lalawigan bilang pagpaparangal sa kanya. Ito ay nangyari sa ilalim ng pamumuno ni Juan Antonio de Urbistondo, ang gobernador general ng Pilipinas noon. May mga naging pagbabago sa Isabela noong dumating ang mga Amerikano. Nakapagpatayo ng maraming paaralan, bumuti rin ang lagay ng mga kalsada at iba pang infrastructures. Nagkaroon din ng maraming pagbabago sa sistemang politikal. Subalit, nanatiling may kinalaman sa agrikultura ang pangunahing hanap buhay. Noong unay, kilala ang Isabela sa produksyon ng mais at tabako. Sa pagdaan ng panahon ay napalitan ito ng palay. Sa kasalukuyan, ang Isabela ang nangungunang lalawigan sa hilaga at isa sa pinakamauunlad sa buong bansa. Ngayon, bigyan natin pansin ang isang kwento mula sa lalawigan ng Visayas. Ang lalawigan ng Iloilo ay tinatawag na Heart of the Philippines o Pinakapuso ng Pilipinas. Ito ay kabilang sa Rehiyon 6 o Kanlurang Visayas. Ito ay may 2 lungsod, 42 na bayan at 1,901 na barangay. Pinangalanan ang Iloilo sa salitang Irong-Irong. Ang pangalang Iloilo ay nagmula sa salitang Irong-Irong dahil sa hugis nitong tila isang ilong. Sa katagalan, ang pangalang ito ay naging Iloilo.
Ayon sa alamat ng Marigtas, ang Iloilo ay may napakatagal ng kasaysayan na nagsimula pa noong 13 siglo nang tumakas sina Datu Bati at kapwa niya Datu mula sa malupit na pamumuno ni Sultan Makatunaw ng Borneo. Napunta sila sa isla ng Panay at nadatnan doon ang mga ati na pinamumunuan nina Haring Marikudo at Reyna Marinuang Tiwang. Nang lumipat sa kabundugan na ang mga ati ay naiwan sa pamumuno ni Datu Paiburong ang Irong-Irong. Naging payapa at masagana ang pamumuhay ng mga tao sa loob ng 300 taon hanggang sa dumating ang mga mananakop na Espanyol at itinatag ang pamahalaang panlalawigan. May mga pagsubok na hinarap ang lalawigan ng Iloilo. Patuloy ang pag-unlad ng ekonomiya sa Iloilo hanggang nagkaroon ng 2 digmaang pandaigdig na bumago sa lahat. Nagkaroon ng napakalaking sunog na tumupok sa maraming negosyo. Unti-unting nag-alisan ang mayayamang pamilyang namumuhunan kaya't humina ang negosyo lalo na sa asukal at tela. Subalit, hindi basta magpapatalo ang mga mamamayan ng Iloilo sa mga pagsusubok na ito. Unti-unti, sa pagsisikap ng lahat, ang Iloilo sa kasalukuyan ay isa na sa muling maunlad at nangungunang lalawigan sa ating bansa. Napag-aralan na natin ang kwento ng lalawigan sa Luzon, sa Visayas at ngayon tayo ay magpansin naman sa lalawigan ng Mindanao. Misamis Oriental. Ito ay isa sa 5 lalawigan na kabilang sa Rehiyon 10 o Hilagang Mindanao. Ito ay may 2 lungsod kasama ang Cagayan de Oro na siya ring kabisera ng lalawigan. Meron itong 23 na bayan at 504 na barangay. Ang salitang Misamis Oriental ay naghango mula sa salitang Misa. Ang pangalang Misamis ay nagsimula sa salitang Misa. Noon daw kasing bago pa lang ang Kristyanismo sa bansa, sa tuwing umiikot ang mga pari para magmisa at nakikita sila ng mga mamamayan, ay sumisigaw ang mga ito ng Misa-Misa. Sa katagalan ay tinawag ng mga misyonerong Espanyol ang lalawigan bilang Misamis. Pero sa kasalukuyan, ang Misamis Oriental ay isa sa mga nangungunang lalawigan sa Mindanao pagdating sa kalakalan at pag-unlad dahil na rin sa pagtutulungan ng mga mamamayan, mayayamang lupain at katubigan nito at iba't ibang produkto mula rito. Ikaw ba? Alam mo ba ang kwento ng iyong lalawigan? Alam mo ba ang kasaysayan nito at ang pangalan pinagmulan nito? Ang iba't ibang lalawigan at rehiyon sa ating bansa ay may mga kasaysayang nagpapakita ng mga pagpatuloy na pagbabago at paglago. Makikita ito sa pagdaragdag sa laki o dami ng nasasakop na lungsod, pagbabago sa pangalan, pagkakahati ng lugar, at pagbabago sa mga hanap buhay at sa uri ng pamumuhay ng mga tao. Ngayong araw, natutunan natin ang iba't ibang kwento ng mga lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Meron ba kayong natutunan ngayong araw? Ano-ano ang mga ito? If ever you have questions, feel free to message me or leave a comment on the comment section below. Maraming salamat, Grade 3, and God bless you!